yung topic ko kundi maikilan na ang kaluluwa sa Islam na paniniwala, pag namatay ang tao ay nandoon siya sa barsan. Ang stage of life of human being, apat. Isang mundo sa sapupunan ng ina, pag lumabas tayo, another mundo. Pag namatay tayo, pupunta tayo, ilibing tayo, tinatawag na barsan. Another mundo, third mundo, ang tinatawag na barsan. In the day of resurrection, kung ikaw ay matuwid na tao, pupunta ka sa paraiso. This is a fourth na life sa tao. Everlasting sa paraiso, or everlasting rin sa Jannah, sa Inferno, kung ikaw ay masuway na tao. Pero babalik po ba sa mga Muslim na paniniwala? Babalik po ba ang kaluluwa? Hindi. Ang mga kaluluwa sa mga taong matutuwid, ayon sa mga scholars, ay magkita-kita sa barsak. Yung mga matutuwid na mga kaluluwa, magkita-kita sila. They are also enjoyment. Because sa mga taong matuwid, ang barsak ay temporary paradise. Paraiso. Wala sa taong mga masasama ay nandoon palagi sa nilibingan, busy sila dahil tinotorture sila sa kanilang kasalanan na ginagawa. But, ikambak po sa mga buhay? No. Hindi sila kambak sa buhay. Sa mga Kristiyano, sabi na, bumabalik raw. Okay. I will prove na hindi bumabalik. Bakit? Pag bumabalik, supposing ako'y babae, ginahasa ako. Siyempre, babalikan ko yung nanggahasa. Uy, nag-ginahasa niyo ako, pinatay pa ninyo ako. Pinatay niya ako, ginahasa niya ako. Kahit ko lang gawin sa babae, pag magpakita lang sa kanya, tatakbo yan, maging ulol yan at mamatay. Di ba? So po si kriminal, tinotorture ka, ha? Wala kang kasalanan, pinatay ka. Di mo ba babalikan yung pumatay sa'yo? So babalikan mo, bakit wala akong kasalanan, pinatay mo? So sa madaling sabi, kung bumabalik ang kaluluwa ng patay, walang masasama. Walang masasama. So wala rin nahihirap dahil tutulungan mo yung mga mahihirap. Diba? Kukuha ka ng mga pera doon sa, kukuha ka ng pera. Doon sa pera ng mga drug lord, kunin mo at bibigay mo sa mga mahihirap. Yung mga ninakaw na pera, yung mga politisyan na malakas magnakaw, kunin kong pera nila. Ipanginigay ko sa mga mahirap dahil ako'y kaluluwa, tumutulong sa mga mahirap. Therefore, kung totoong bumabalik ang kaluluwa, walang mga mahirap sa mundo at walang mga masasamang tao. Dahil namamatay siya pag gumagawa ng masama dahil balikan siya sa kaluluwa. So, hindi po totoo na bumabalik ang kaluluwa. Kung mayroon man mga jinn, hindi po yung kaluluwa. Okay? Brother, I'll check it out. Sir, totoo ba yung celebration ng mga Milan na tungkol dito sa mga araw ng patay na to, mayroon ba tayo? Meron po ba silang batayan dito? Ang batayan ng nag-celebrate ng mga kaluluwa na namatay, mayroon silang batayan, pero pagan. Pagan na batayan. Hindi godly na batayan sa mga pagano.